Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang rich Batangas. Rich Batangas. Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan niyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo. Sa Batangas Provincial Information Office Media Center. Ito ang Wednesday edition ng inyong biyaheng Kapitolyo. Kasama ang mga kapasada nyo ngayong araw, Vincent Altar, Ornald Tabares Jr., at ang ating good vice, Vice Governor Mark Leviste. Magandang umaga, lalawigan ng Batangas. Ayan, kamusta na po kayo? Araw na naman po ng Wednesday, ikalawang araw po sa buwan ng Agosto 2023. Ibig sabihin po niyan, panibagong araw na naman pong muli ng pagpasada ng mga napapanahong paksa at pagbabalita, gayon din ng masasayang kwentuhan at bahaginan ngayong Wednesday edition ng opisyal na programang pagradyo ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, ang inyong biyaheng Kapitolyo Year 7. Ayan, syempre batiin naman natin ating mga kasama dito sa harap, ang ating good vice, Vice Governor Mark Leviste at kasamang Ornald. Good morning. Good morning rin po Sir Vince, and of course sa ating good vice, Vice Governor Mark Leviste, na napakagwapo sa kanyang light brown na sweater ngayong araw. Eh, lahat naman tayo naka-light brown. Ayan. Or beige. And of course, panibagong panimula na naman po muli ngayong buwan. Siyempre kasama ang mga boses na maghahatid sa inyo ng walang patid na good vibes mula sa handsome trio ng Biyaheng Kapitolyo, of course, ayan, with Sir Vincent Altar, yours truly, Ornald Tabares Jr., at siyempre, love with our good vice, Vice Governor Mark Leviste. Good morning, sir. Good morning, Orlan, and good morning, Sir Vince. Good morning, Province of Batangas. At syempre, magandang umaga sa ating mga kabiyahe sa Biyaheng Kapitolyo. Agosto na. Opo. Mm-hmm. Ikaw ba, Sir Vince, ay na-Agosto na? Yon ang kinatatakutan ko, sir. Pero alam mo, Orlan, dalawa ang kahulugan ng Agosto o na-Agosto. Mm-hmm. Para sa mga mahilig sa feng shui, mm-hmm, ang August is also considered the ghost month. Yeah. Oh. So maraming iniingatan sa buwan ng Agosto. And speaking of iniingatan, ayan, ang isang kahulugan ng na-Agosto na ay na-ghost ka na ba? Ayun ko, grabe. Ouch naman daw yan, sir. Opo. Ikaw ba na ghost ka na ba? Hindi pa naman. Yeah. Sir, yeah. O ikaw ba ang nakapag-ghosting na? As much as possible, iiwasan natin yan. One of these days, pag-usapan natin yan. Mm-hmm. Ayan, oo nga po. So, kaya po, batiin naman po natin ng ating ng masagana at magandang Wednesday morning sa lahat ng ating mga kapasada via our Facebook page na Batangas PIO. Send us a heart and share. Nang sa gayon, mas marami ang mga kababayan nating makasakay sa ating pagbiyahe ngayong umaga. And speaking of pagbiyahe, mga sir, syempre, makakalimutan ka naman po natin yung ating mga masusugid na mga tagapakinig at sumusubaybay sa atin na ngayon nasa kanilang mga sasakyan, mapa pribado o pampubliko man, na kayo'y nakikinig sa atin sa himpilang Lakas ng Katotohanan. Yun. 95.9 FM Radyo Totoo. Pang-pag-good vibes yung boses nyo, mm-hmm, Sir Orland. At syempre, good morning. Magandang umaga muna sa ating walang kapagod-pagod na ama ng probinsya. Walang iba kundi si Governor Hermilando Dodo Mandanas. Magandang umaga po, boss. At magandang umaga sa lahat ng ating mga kapwa-kawani ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Ayan, magandang umaga rin po sa ating kagalang-galang na Provincial Administrator, Sir Willie Racelis. Good morning, sir. Of course, sa ating pong Chief of Staff at Provincial Information Officer, ang napakasipag, Tita Abel. Good morning po, Ma'am Maria Isabel Behasa. Ayan, at syempre sa lahat ng bumubuo ng sangguniang panlalawigan,
Siyempre, sa panguna ng ating Vice Governor Mark Libister, sampo ng ating mga respetado at hinahanga ang mga board members. Magandang umaga po sa inyong lahat. Talagang yung script na to para sa akin. But wait, there's more. Ayan. Alam na mga taga-Kapitolyo, yan ang aking famous line. But wait, there's more. Of course, ang ating pong pagbati muna ng congratulations sa ating mahusay, aktibo, at napakasipag na gobernador, Governor Dodo Mandanas, for being the top performing governor in the Calabarzon or Region 4 area. Mm-hmm. Calabarzon, ibig sabihin Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, ang ating gobernador ang siyang itinuring na pinakamahusay na punong lalawigan sa Timog Katagalugan. Congratulations, Governor Dodo Mandanas. Ayan, at siya na nga po ay resulta ng pulso ng bayan na isinagawa ng isang independent at non-commissioned survey ng Hypothesis Philippines noong June 18 to July 8, 2023. And kung hindi nga po tayo nagkakamali, ay nasa 10,000 respondents po na nagre-reside within the Region 4A Calabarzon ang nag-participate sa survey na ito, wherein our very own governor po, Governor Dodo Mandanas, got a total of 95.2%. Ayan, grabe. And sinundam naman po ito ni na Governor Richie Inares mula po sa lalawigan ng Rizal. At nag-third naman po si Governor Rick Remulla mula naman po sa lalawigan ng Cavite. John Vic. John Vic Remulla. Oo nga. Ayan, so congratulations po sa lahat. Lalo tigit sa ating napakahusay na top performing governor ng Calabarzon Region, Governor Dodo Mandanas. Pero po bago po tayo mapalaon sa ating biyahe ngayong araw, Sir Good Vice at Arnold, ano nga ba ang dapat na nilang antabayanan sa ating pagpasada ngayong araw ng Miyerkules? Pero hindi pa rin ako makamove on dun sana sa top performing governor. Ayan. Mm-hmm. Pagdating sa vice governor, ako, ang wish ko na lang 100%. Ayan? 100%. Pwede, sir. Pure love. Yun, pure love. Ayun. Talaga, may pahabol pa pala. Masado nyo naman ako inuuna. 100%. Pure love. Ayan. Diba? Kahit sa kanila na ang performance, basta na sa akin ang pag-ibig. Yes. Doon pa lang. But kidding aside, Sir Vincent Arnold, wala pong bababa sa ating pagbiyahe dahil sa ating pong pasadang kwentuhan, we will begin the month of August by sharing with you the latest updates and happenings sa ating Sangguniang Panalawigan. And of course, sa ating pong good vibes talk, maya-maya po lamang. Ayan, and syempre, Good Vice and Sir Vince, aalamin din natin kung ano nga ang natatanging destinasyon na maaari ninyong sinsayan sa pinakabagong episode po ng ating Sinsay Dines sa Batangas. Ayan, at syempre, lagi nga pong sinasabi ng ating Governor Dodo Mandanas, hindi ikaw maiiwan. Ayun, kaya naman... Isa pa. Iniwan Sir Vince, tayo. Iniwan ulit. Iniwan tayo ng mikropono ni Sir Vince. O nagmamadali na yata si Sir Vince sa commercial break. Masyado napataas yung kumpas ko. So tulad na sinasabi po ng ating Governor Dodo Mandanas, hindi ikaw maiiwan at hindi ka namin iiwanan. Kaya naman, sakay na po at samahan kami sa isa na namang oras ng kwentuhan, talakayan at mga pagbabalita. Dito lang po yan sa programa ng Bawat Batanggenyo. Ang official radio program ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, sakay na po sa ating Biyaheng Kapitolyo. Ayan, ang oras po sa buong kapuluan. Grabe, 9:50 ng umaga. At bago syempre tayo tuluyang umarangkada sa ating biyahe, tayo po muna ay magpapasalamat at mananalangin sa ating dakiling lumikha para sa panibagong edisyon ng Gabay at Patnubay. May layunin ng buhay ng bawat isa dito sa mundong ibabaw. Palagi ang dapat ay magkaroon tayo ng patutunguhan sa ating buhay. Mayroon tayong mga pananagutan at mga dapat gampanan. Masasabi natin na ito ang ating mumunting krus na dapat nating pasanin. Ang mga ito ay responsibilidad din natin.
ang ating bawat pasanin ay magdadala sa atin sa kabutihan kung susundin natin ang halimbawa ng ating Panginoon. Kung si Jesus ay nagpasan ng krus, tayo pa kaya ang hindi? Panginoon, tinanggap mo ang krus na kay bigat. Isa kami sa mga nagpatong ng krus sa iyong mga balikat. Ikaw ang nagbayad sa nagawa naming mga pagkakamali. Ngunit pagpapatawad ang iyong isinukli sa aming mga pagkakasala. Isang uri ng pag-ibig upang punan ang aming mga pagkukulang. Matutunawa kami sa iyong kababaang loob. Tinanggap mo ang lahat alang-alang sa amin. Matutunawa kami na magsabi ng katotohanan at hindi ng paglilinlang. Tanggapin nawa namin ang lahat ng tao na iyong kalarawan na dapat naming igalang at mahalin. Matutunawa kami maging katulad mo, O Panginoon. Amen. Ayan, amen, amen. Amen. Iba talaga pag nasisimulan siyempre ang ating buong maghapon sa pamamagitan ng panalangin at hindi makukompleto siyempre ang ating araw kung hindi mababati ang ating mga tagapakinig at tagasubaybay sa ating pasanang pagbati kasama ang ating patroller si Cheryl May Halili. Isang pagbati muna po ng magandang Wednesday morning kasamang Ornald Servins at siyempre sa ating good vice, Vice Governor Mark Leviste. At syempre, sa lahat ng mga kasama nating pasaherong nakatutok sa ating Facebook Live, Baya Batangas PIO, maging sa himpilang 95.9 FM Radyo Totoo. Gayon din po, sa lahat na nakatutok sa atin, kay Ma'am Cursel Rosales Castor, good morning po, kay Sir Owen, kay Jansen Olimba, kay Jun Lindon Aguda, Tita Nenet Ona, Tita Lota Lailo, kay Moto Kicks Francis Mila, kay Tito Roger Aguirre, kay Tita Sally Corolio, kay Tita Nilia De Villa, Tita Ella Cayabat, kay Ma'am Lydia Lumbera, kay Simpleng Pitik Junjunhara de Chavez, kay Tita Grace Briones, kay Sir Nonoy Valencia, na bumabati ng good morning, BFF Guwapong Vice Governor Mark Leviste, to our dearest Governor Dodo Mandanas, Ma'am Abel, sa ating lahat na kawani, stay safe and healthy and may God bless us all, always. Yan, para, kay Tita Shirley Balmes. Parang nakita ko yung comment ni Boss Simpleng Pitik na good morning daw sa tres guapitos ng Biyaheng Kapitolyo. Ayun. Parang, love, love, parang love. Gusto yata niya sumama dito sa ating grupo at maging cuatro cantos. Love, love, love. Yan po. Gayun din kay Jane Elarmo Ilagan. Yan, good morning po sa inyo. Ikaw ba, Cheryl May, ay bakit auntie ang iyong alias? Ba't ayaw mong tita? Gusto mo auntie talaga? Ang nagpalayaw po na yan ay si Ornald. At lahat ng binati mo talaga tita mo? Yes po. Tito, tita? Si Ornald daw po yung magpapaliwanag. And sa pagbabalik po natin, i-explain kung bakit nga ba auntie ang naging bansag natin sa ating kasamang patroller na si Miss Cheryl May Halili ngayong umaga. Ayan, so wala pong maglilipat ng himpilan dahil sa ating pasanang kwentuhan. Dadako po tayo sa ating bahagi na tungkol sa pinakahuling updates and happenings sa ating sangguniang panlalawigan. Of course, kasama ang ating Vice Governor Mark Leviste sa ating Good Vice Talks sa pagbabalik ng inyong Biyaheng Kapitolyo. Mga anak, maghanda tayo ha. May paparating daw na malakas na bagyo dito sa ating lugar. Nay! Natatakot po ako! Ang bagyo o tropical storm ay malakas na hangin. Ito ay kalimitang may kasamang malakas at tumatagal na pag-ulan at malakas na kidlat. Paano nga ba maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang media channel na anunsyo ng public storm warning signal. Pangalawa, itali ang bubong at kung ano pang maaaring liparin ng hangin. Putulin ang mga sanga ng puno na maaaring bumagsak. Pangatlo,
manatili sa loob ng bahay kung malakas ang hangin at ulan. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan o DRRMO. Maging listo. Sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at nang himpilang ito. Nagbabalik po ang Biyaheng Kapitolyo. Ang oras po 9:55 ng umaga. Ayun, so halina't alamin natin ang pinakahuling updates and happenings sa ating sangguniang panlalawigan. Narito po tayo ngayon sa ating Good Vice Talk kasama ang ating Vice Governor Mark Leviste. Thank you very much, Sir Vince. And sa ating mga kabiyahe ngayong araw na ito, nais ko pong ibahagi ang mga ilang kaganapan sa sangguniang panlalawigan, lalo higit nung nagdaang 31 ng Hulyo or July 31 when we conducted our 31st regular session. Maliban po sa mga various committee reports on appropriation and other ordinances, laws and resolutions passed by our board members for various committees, tinalakay din po sa ating pagpupulong or regular session yung pagpasa on second and third reading ng Joint Committee Report on Laws, Rules, and Ordinances as well as Committee on Cooperative Livelihood and Economic Enterprise where the Provincial Board passed Ordinance Amending Provincial Ordinance Number 007, Year 2017, otherwise known as the Batangas Micro, Small, and Medium Enterprises Development Council. Alam niyo, Sir Vince Arnold, malaking bagay at pagpapasa ito para sa kapakinabangan ng ating mga maliliit or micro entrepreneurs sa ating dalawigan. Madalas ang mga tax incentives at mga privileges ay na-enjoy ng mga malalaking negosyo or mga kumpanya. Subalit, sa pagkakataon na ito, sa pag-establish at pagpapatibay ng Batangas Micro, Small, and Medium Enterprises Development Council ay nabibigyang boses at tenga. Nabibigyan ng pagkakataon ang ating mga small and medium businesses and entrepreneurs na makilahok sa mga programa ng ating provincial government. This way, we are able to boost our economy not only with multinational companies and big corporations, but also with SMEs or small and medium enterprises. Malaking role nga po yung ginagampanan nila ngayon dahil habang bumabangon tayo from the challenges ng COVID-19 pandemic. So, kumbaga parang makatulong tayo para makabawi yung mga maliliit nating mga negosyante. And as you know, Sir Vince, during the pandemic, maraming bagong negosyo, enterprises ang naipakilala at nauso. Opo. At ngayon ay nagiging mainstream na sa ating ekonomiya. Parang nga nangyari nga po, they make use this current predicament ng ating time na yon to open new opportunities na talaga namang ang laki na naiko-contribute sa ating society ngayon. And yung nabanggit ninyo na reso is napakaganda kasi mararamdaman din nila na part sila at sila ay pinagtutuunan ng pansin at mas pinalalakas sa ating lalawigan. Hindi lang yon, makakapag-establish tayo ng tila one-stop shop para sa mga SMEs para mas maging mabilis, madali, at encouraging yung pagbubukas nila ng negosyo no matter how small it is. So, at saka yung flip side, sir, nung nagsimula ang pandemya, maraming mga micro, small, and medium enterprises ang lumubog
Dahil nga nung nagkaroon ng mga lockdown, so hindi makakalabas yung mga tao, walang nakakabili, walang nag-avail ng services. So ngayon yung pagkakataon na makatulong tayo sa pamahalaang pandalawigan para mas mapalakas pa yung sektor na to. May mga lumubog, may mga nagsara, pero mayroon din mga bagong nakilala. Ayan, dahil nga ito sa dynamics at pagbabago sa ating buhay, sa ating pamumuhay. Ayan, now that we are prepared for the post-pandemic era. And this includes tourism development. As you know, right now merong revenge tourism na tila sabik na sabik ang mga biyahero, ang mga turista na gumala. At mamaya ay pag-uusapan natin ang ilan sa mga attractions and destinations dito sa probinsya na pwedeng puntahan o bisitahin ng ating mga kababayan. Di ba, Orlan? Yes, sir. And hopefully, sana ay mapagbigyan ng ating lambing mamaya kung tayo papayagan na makasama din natin dito kahit kaunting oras man lamang ang ating kasama ngayong umaga. Yes. Sino ba tinutukoy mo? Si Ninang Aileen Montalvo? Of course. Ang napakaganda. Good morning po. Kasi na dito siya sa ating studio ngayong araw. Good morning po, ma'am, and welcome sa Biyaheng Kapitolyo. So we would like to acknowledge Councilor or Batangas City Councilor Aileen Montalvo, who is with us in our studio today. And later on, we will give her a chance to greet all of our listeners and viewers on Biyaheng Kapitolyo. Pero may pagpatuloy ko lang yung aking pag-ulat. During our privilege hour, nagpasa rin ng resolusyon ang Sanggunian Panlalawigan congratulating our very own provincial librarian na si Ma'am Yvette Masangkay for being an awardee in the 2023 Search for Gawad Pampublikong Aklatan Award Ceremony in commemoration of the 136th founding anniversary of the National Library of the Philippines. So to Ma'am Yvette, our provincial librarian, congratulations. Kami po mula sa Biyaheng Kapitolyo, sa Sanggunian Panlalawigan ng Batangas, at siyempre, ang buong pamahalaan panlalawigan sa pangunguna ni Governor Dodo Mandanas ay very proud at pinagmamalaki na kayo ay isa sa mga kinikilalang pinakamagaling na provincial librarian sa buong Pilipinas. Ayan. Keep up the good work, Ma'am Yvette. Ayan, congratulations pong muli, Ma'am Yvette. At naalala ko, Vice, dyan ako tumatambay lagi nung college sa library. Dito sa ating provincial library? Hindi po, sa library. Kasi parang laging mag-aaral eh. Parang pang free time. Hindi nyo naitatanong, Sir Orland, ang provincial library is under the supervision and administration of the Sanggunian Panlalawigan ng Batangas. Okay. Sa katunayan, lahat ng mga librarian or aklatan sa barangay, sa munisipyo o lungsod ay nasa ilalim ng kanika nilang mga sanggunian. Kung kaya't malapit sa amin, mga bukal at sa bumubuo ng Sanggunian Panlalawigan, ang ating pampublikong aklatan. Ayan, ang ating provincial library ay nandito sa HIM Information Center dito po sa third floor ng building na ito. That's right. And you know, Sir Vince and Orland, I'll give you a bit of trivia. Nung dati, tumaya ako sa Lotto. At the time, napakalaki ng jackpot. Halos sa 1 billion yata ang mapapanalunan. Pinost ko yung pagpila ko sa tayaan at yung pagbili ko ng ticket. At sinabi ko dun sa aking caption on Facebook and Instagram na kung ako'y papalarin na manalo ng jackpot, ang isa sa mga una kong gagawin ay magpapatayo ng mga local libraries Ayan. Sa lahat ng bayan at lungsod, meaning all local government units sa lalawigan ng Batangas. Sapagkat sa aking pag-ikot sa ating probinsya, nakita ko at napansin ko, medyo may kakulangan pa rin tayo sa mga pampublikong aklatan. And sabi ko nga, kung merong
hulog ng langit na mangyayari at mananalo ako ng 1 billion nung panahon na yon. Hanggang ngayon naman, at yun ang isa sa aking mga pangarap, ang makapagpatayo ng mga local or municipal and city libraries all around the province. Because tulad ng sinabi ni Sir Vince, hindi lang ito isang magandang lugar na pag-ubusan ng panahon, maging tambayan, na maging productive ang iyong tambay. Opo. Kung hindi, marami ka talagang matututunan sa pagbasa ng mga libro at pagbukas ng iyong isipan para sa karagdagang kaalaman, para sa ating knowledge at intellect. Kasi sa panahon ngayon, sanay tayo sa cellphone, yes, sa tablet, sir, sa computer, at minsan ang binabasa na lang natin ay on social media. Mm-hmm. Pero we should not take for granted the value in reading a textbook, newspaper, magazines, and other print materials. Dapat yan ay hindi mawala sa ating kultura. Yun nga po yung sana'y isusundot ko kanina, na given na fast-facing yung ating technology nga sa henerasyon na ito, sana ay huwag mamatay yung old ways, na iba pa rin po kasi yung experience kapag ikaw ay nagre-review, nagsascan, and nagskim through a hard na printed na materials, hardbound na materials, compared sa isang click mo lang na parang spoon feed na sa'yo yung answer, kasi dun sa experience na talagang yung effort na i-impart mo just to gain the knowledge, diba? Iba kay, pa ano, kay Google Dictionary, yes sir. Diba? Actually nabuta ko pa, Sir Vince, yung ano, pupunta ko sa library tapos magpapaserox ng acetate. Ayan, oo. Diba ngayon, ano, PowerPoint na. Opo. Eh, dati, naabutan ko pa yung pupunta ka sa Xerox copier, tapos ipapa-acetate mo, tapos ipapatong mo dun sa ano, overhead projector. Sa overhead projector na wala yata ako ng mic. Okay po. Anyway, ipapatong mo dun sa overhead projector, tapos yun ang gagamitin mong presentation material para sa iyong professor and classmates. Yun nata yung ano, yung parang may halogen light na... Tama. Opo. Tapos isu-zoom mo pa, di ba? Mm-hmm. Pero hindi, ngayon, hindi na inabot ni Arnold, sir. Kasi down na yung kanya, eh. Parang hindi na niya alam, eh. O, yan. Pero inabot ko naman, sir, nakita pa natin yung machine na ginagamit before. Yan ang mga unang panahon, eh, di ba? Pero, of course, malaki rin ang pakinabang natin sa modern and high technology. Mm-hmm. Siyempre ngayon, tulad ng ating programa, dati sa radyo lang tayo napapakinggan. Ngayon, napapanood pa tayo on Facebook Live, mm-hmm, di ba? So, yun po ang ating isang resolution na pinasa sa Sangguniang Panlalawigan, congratulating our provincial librarian for the feat that she has achieved, mm-hmm, or accomplished. Last two resolutions. First is a resolution supporting August 1, 1898 as the true date of the Declaration of Philippine Independence. You heard it right, Sir Orlan? Mm-hmm. Sanay tayo na ang Araw ng Kalayaan sa Pilipinas ay June 12. Diba? Parang absent kaya ta Pilipino ba ako? History class mo. For, na on the spot July 4? Tayo. Parang gusto mo sabihin, 4th of July. Parang sa US. Diba? Parang ano, Amerikana ka. Imported si Orlan. No, but we got used to celebrating and commemorating Independence Day every June 12. Yeah, but did you know, Sir Vince, mm-hmm, that the true declaration of August 1, kung paniniwalaan mo ang lolo ko, si Gat Apolinario Mabini. Ayan? Na dapat August 1 ang 1898, ang Independence Day. Oo. Because yung June 12, rineject ni na then President Emilio Aguinaldo at Apolinario Mabini. Mm-hmm. At ito ay re-revise, ginawang August 1, sapagkat doon po linagdaan ng mahigit kumulang 200 ng kinatawan ng iba't ibang lalawigan at lungsod o bayan sa buong Pilipinas, sa Bacoor, Cavite, yung pagkilala sa kalayaan ng Pilipinas noong Agosto o ika-isa ng Agosto taong 1898 sa bahay ng pamilyang Cuenca
in Bacoor City. Ayan. Sa katunayan, dumalo po ako kahapon sa paggunita ng solemn proclamation. Take note ha, solemn proclamation of Philippine independence. At nabigyan po ako ng pagkakataon na makapagpaabot ng mensahe sa ating mga kababayang Cabiteño bilang Batanggenyo. Bakit ko ina-highlight to? Because the last Batanggenyo who ever addressed Cabiteños in Bacoor City was 125 years ago, and that was Gat Apolinario Mabini. Ayan. So, Sir Orland, kung paniniwalaan mo ang kasaysayan na ito, hindi lang Batanggenyo ang nagborda ng watawat ng Pilipinas, kundi Batanggenyo rin ang nagdeklara ng kalayaan ng Pilipinas in the person of Gat Apolinario Mabini. But wait, there's more. Ayan. Ang dokumentong ito ay hand-carried ng isang Batanggenyo sa ibayong dagat doon sa Hong Kong. At yon ay si Felipe Agoncillo. Sa madaling salita, nung panahon ng Philippine Revolution and Philippine Independence, Batanggenyos were at the forefront of the fight for the Philippines on its independence. Nasa unahan at nangunguna ang mga Batanggenyo noong panahon ng digmaan para sa kalayaan ng ating bayan. And kagaya nga noong naririnig po natin yan every time na tayo ay sumisinsay sa iba't ibang bayan. Like yung mga nagbigay ng ilang warships to President Emilio, and yung mga nag-finance ng ilang published books ni Dr. Jose Rizal was also a Batanggenyo na sa panahon ngayon ay hindi natin na alam agad, na lalo't higit yung mga generation ngayon, na those men, those Filipinos were full-blooded Batanggenyos. And alam mo, Sir Orland, pag naikot mo na yung buong lalawigan at maubusan ka na ng lugar na pupuntahan, dapat ang dayuhin natin yung mga bayan kung saan nakapag-iwan ng marka, ng legacy ang mga Batanggenyo sa ibang bahagi ng bansa, kung hindi man ibang panig ng mundo. So dapat pumunta tayo ng Spain. Wow, di ba? Kasi doon nagpunta si Jose Rizal. Parang ano, extended diba? Ano? Dapat pumunta tayo sa ibang bayan kung saan pumunta si Apolinario Mabini. Dapat pumunta tayo sa ibang lugar na kung saan nagtago si General Miguel Malbar. Oo nga po. O sige, kailan tayo pumunta ng Amerika? Ang tanong po muna tayong visa. Ang tanong po dyan, good vice, sino ba muna ang ating unang pupuntahan sa Amerika? Ayan! Ang pala tayo pupunta sa exciting part. And speaking of, sino ba tinutukoy mo? Parang narinig ko po kasi yung ano, yung kwento ng Cartier na Sing Sing. Yan. Culprit parang, ka. Parang may nabasa kasi ako nitong mga nagdaang araw, Sir Vice. Ay, naku. But, you know, on that note, yesterday, August 1, we also commemorated the 14th death anniversary of the late President Corazon Cuanco Aquino. Ako mismo ay dumalo sa misa kung saan nakasama ko po ang pamilya at mga kaibigan ng Aquino family, headed by Ma'am Balsi Aquino Cruz and Miss Viel Aquino D. Ito'y isinagawa sa puntod ni President Cory at Manila Memorial Park. Opo. In Sucat, Paranaque. At makikita po ng ating mga tagapanood sa Facebook, our Biyahe Kapitolyo page, ang mga ilang larawan na nakuha kasama po ang Aquino family and friends. Ito'y sinimulan sa isang misa, tapos nagbigay ng mensahe yung anak ni Ma'am Viel Aquino D binang kinatawan ng kanilang pamilya. At nandun po ang ilan sa mga prominenteng personalidad tulad din na former Senate President Frank Drilon, former Budget Secretary Butch Abad,
at siyempre yung mga kamag-anakan ng pamilyang Aquino. Ganun din yung mga naglingkod nung panahon ni President Cory sa palasyo. Mm-hmm. Tulad ng mga ex-security or members ng PSG. So it was a reunion of sorts para sa mga family and friends and loyalists ng Aquino family. At siyempre, nagkwentuhan din kami ni Madam. Nagkwentuhan kami patungkol sa nangyari kahapon at sinabi ko sa kanya na may itinawag sa akin si Ma'am Balsi. Mm. Sabi sa akin, nung hinatid ko siya sa sasakyan, okay, Bill. Goodbye, Bill. Sa loob-loob ko, ano yung Bill? Yun? Ano yung Bill? Akala ko noona, shortcut ba yun ng bilas? Yeah. Pero sabi ko, hindi naman kami magkabilas. Dahil, dapat ang bilas ay brother-in-law to another-in-law. To another brother-in-law. Diba? Yeah, opo. So sabi ko, Ma'am, ano po yung Bill? Yun na itatawag ko sa'yo. Bill, as in brother-in-law. Yan! Wow! Wala pa tayong commercial break. Parang mapapainom din ako ng tubig. Good vibes. Mm-hmm. Ang lamig-lamig dito. Cheers. Sa studio. Ba't ako pinapawisan? Oo. Huling beses ako pinawisan sa media studio. Kasama ko si Ninang Aileen Montalvo. Talaga. Siya lang ang nakakapag-cold sweat sa akin. And speaking of Councilor Aileen Montalvo, mm-hmm. why don't we invite her for a while? Yes, so that she can greet our viewers and listeners. Ninang Aileen, please join us here on stage. Ayan, stage hello, good morning, ma'am. Ma'am, napakaganda. Of course. Good morning, Ninang Aileen. Hi po, magandang umaga po. Ang ganda naman ang segue from kilig moments to beautiful moments. Welcome to Biyaheng Kapitolyo. I'm sure masayang-masaya po ang puso ngayon ni of course, Vice Gov. Ninang. Kita-kita ko naman eh. And of course, lahat naman tayo masaya and full of love. Yes. Diba? Okay, pero ano, Ninang, parang iba yung glow, iba yung... Oh, diba? Iba pag in love. Mm-hmm. Ay, siya nga pala, Ninang, bati muna po kayo sa ating mga tagapakinig. Masyado agad ako nagmamarites kasi natuwa ako sa mga news ni Vice Gov. Maagang marites agad. So, anyway po sa lahat po na nanonood dito sa Biyaheng Kapitolyo, magandang umaga po sa inyong lahat. Napakaganda po ng inyong studio. Sobra po akong na-excite dito. Naligaw nga po ako kanina. Pero ngayon nandito po ako sa bagong studio. Napakaganda po talaga. Talagang very updated po. Talagang labang-laban. And a beautiful studio deserves a beautiful visitor. Diba? Naunahan nyo lang ako, good vibes. Oh, actually. Kumusta, Ninang Aileen? How was your day? How did you start your day today? Mabuti naman po. Siyempre, bilang nanay, agad ang unang aking ginawa ngayong umaga. Mm-hmm. Kasama kong aking anak na bunso kanina, pinaliguan ko, ganun, yan. Alam mo, Orland, si Ninang Aileen, si Consiela Montalvo, ay isa sa mga maituturing nating most popular public influencers, public yes, servant sir. Influencers, okay. Hindi lang sa lungsod ng Batangas, kung hindi sa buong lalawigan, manapay sa... buong kapuluan sapagkat ang iba sa mga sumusubaybay sa kanya ay taga ibang bayan, ibang lunso, alalawigan. And actually po, pag napapanood natin yung mga contents ni Ninang, pag kasama ko yung Team Sinsay, sabi, pwedeng puntahan din natin. Pwede. Kasi ang ganda. Ang pwede, ganda talaga. Mm-hmm. At magugulat ka kay Kunsiala dahil despite all of her, ano ba yung tinatawag sa K-culture na ano, yung pagkain, yung food trip. ASMR. Mukbang? Mukbang, di ba? Si Ninang mahilig magmukbang, di ba? Pero kitang-kita nyo naman sa mga tagapanood natin, ang figure ni Ninang, sexy, parang ang walang anak. Di ba? Ba't parang natahimik ka dyan? Kasi sir, nagtry din ako magmukbang pero hindi ko naman na-achieve yung kagaya kay Ninang. Bakit ganun? Ibig sabihin nun, Orland, kulang pa ang iyong pagbiyahe. Kasi si Ninang, mahilig byumayan. Mahilig pumunta sa iba't ibang lugar. Hindi lang sa Batangas City, kundi sa buong probinsya ng Batangas. In fact, sometimes she creates vlogs
even overseas. Mm-hmm. Diba? Kakagaling lang yata sa Japan. Ninang. Ninang, share your experience with us sa iyong pag-ikot sa Batangas City, sa province of Batangas, at iba pang mga lugar na iyong pinupuntahan. Nakakatuwa po dito sa Batangas kasi lagi pong may mga bagong makikita at lagi po talagang mapagmamalaki po natin ang ganda ng probinsya ng Batangas. Talagang napaka-amazing po ng ating probinsya na minsan nakakagulat na pwede pala hindi naman tayo pumunta talaga sa ibang bansa o sa ibang lugar. Sana unahin natin itong ating probinsya kasi napakaganda po talaga ng mga kainan, napaka parang taga Maynila na rin yung mga lasa ng pagkain natin. At napaka-andami. Mas masarap pa. Yes, at saka ang daming Instagrammable na place. Lalo sa mga iba, ngayon may mga bago doon, yung Kilyawan, kung nakita niyo na, napakaganda niya. And speaking of Kilyawan, we would like to greet our fellow media practitioner, si Ma'am Tina Ganzon Ozaita. Hi, good morning po. And of course, ang ating kapamilya, si Ka Arnel Ozaita. Ayan po. So, pinapahawak sa akin yung mic. Kasi natatakpan po ako ng microphone din sa liit ko pong ito. Pero yun po sana po ay makakolab ko rin sana ang Team Sinsay. Opo naman. Talagang biyaheng Kapitolyo po tayo. Alam niyo po nung bata ako, biyaheng Kapitolyo yung jeep po ang aking sinasakyan pa uwi ng bahay. Dahil din po ako sa Kapitolyo nakatira noon. Eh ngayon po, isa na pong biyaheng Kapitolyo na segment na pala talaga to. At isa na pong show. Program na. O, diba, napakaganda. So, biyaheng Kapitolyo pa rin pala ang aking sasakyan hanggang ngayon. So, dapat ba? Sir Orland, sa season 2 ng Sinsay Dine sa Batangas ay makasama natin si Ninang Aileen. Dahil sa palagay ko, isa sa mga magiging attraction ng ating mga pupuntang lugar ay ang beautiful Aileen Montalvo. Ako, salamat. At isa po yan sa talagang bukod sa dapat nating abangan ay dapat i-arrange na agad natin para mapag-usapan. Pero tuwing pumupunta po ako sa ibang lugar, lagi pong tinatanong sa akin si Vice Gov ng mga tao. Ayan. Ako na naman. Sa ano ba Ninang Aileen yung usually na nababanggit ng mga kababayan natin tungkol sa ating napakasipag na good vice? So, lagi tinatanong kamusta ang puso ng ating Vice Gov. Opo. Doon pa rin tayo babagsak. Talagang yun ang laging tanong, kahit kumakain at pinopromote kayo pagkain, at the end of the day, yun ang tanong sa akin ng mga may-ari ng negosyo, kamusta daw po ang Vice Gov? A happy heart is a happy life. Diba? Yes. A happy heart is a happy life, and a happy heart makes a happy Batangas. Indeed, sir. Okay. And iba talaga kapag yung nanonourish ka ng love from the inside, talagang nagre-reflect siya through the outside. At yan ang kitang-kita at nararamdaman ngayon ng ating mga kababayang nakahimpil at nakasubaybay sa ating biyaheng Kapitolyo ngayong morning. At nararamdaman po yun ang kapwa Batanggenyo natin kay Vice Gov, yung pagmamahal po talaga. Kasi once na talagang punong-puno po ng pagmamahal ang isang tao, ramdam po na kung anong meron tayo, yun ang mas nasi-share natin. At yun, kitang-kita ko talaga kay Vice Gov. Noon pa naman nagsishare na siya, pero ngayon mas grabe pa, umaapaw, rumaragasa, ganon. Lumalabas ang pagkabarites ni Ninang Aileen dahil sabi niya noon pa man nagsishare na rin ako. Ibig sabihin noon pa man, marami nang tinatanong si Ninang Aileen. No, but si Ninang Aileen, kung ang kanyang sinisigaw na advocacy ay always support local, ako naman, spread the love. Yes. Love. Ayan, baka po si Ninang Aileen ay may nais ipahatid na mensahe ngayon sa ating mga tagapakinig. Of course, sa lahat po ng mga nakikinig sa ating mga kapwa Batanggenyo at maging sa mga hindi taga Batangas, basta nanonood ngayon ng live na live dito po sa PIO Batangas, dito po sa Biyaheng Kapitolyo at syempre po sa page po ng ating Vice Gov Mark Levise. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ang sasabihin ko lang naman po sa inyo, huwag niyo pong kakalimutan na suportahan parate ang ating mga kapwa Batanggenyo at advice ng Ninang Aileen. Let's support local, let's support local lalae, let's support one another. Ayan po. Yan, narinig mo. Let's support one another. Love. At ang oras po natin ay 10:22 agad ng umaga. Napakabilis talaga ng ating oras. At syempre po, patuloy pa rin po nating makakasama ngayong araw ang ating napakasipag, napakaganda na si
Konsihala Ninang Aileen, kasama pa rin po ang ating Vice Governor Mark Leviste. Siyempre, magbabalik po tayo after a short break. Wala po maglilipat ng himpilan. Magbabalik po ang inyong... Biyaheng Kapitolyo! Tay! Lumilindol po! Anak, magtago ka sa lalim ng mesa! Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtasang lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhin ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Simpleng tips para sa malusog na pangatawan. Kumain ng 5-6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionist ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mawabawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8-10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7-8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1-2 baitang ng hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Ayan, nagbabalik po ang Biyaheng Kapitolyo. Grabe, magta-10:30 na, pero syempre, alam naman natin na ang ating mga kasamahan sa 95.9, hihingi po ng konting extension dahil po nang bago po tayo magpatuloy sa ating programa, tayo po muna ay dadako sa ating weather report mula sa ating mga kasamahan mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Weather Forecaster. Magandang umaga, Batangas. Narito na po magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Miyerkules, August 2, 2023. Sa pinakahuli pong satellite images ng PAGASA ay makikita na ang bagyong Palko na may international name na Canon ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility na nasa layong 765 km northeast ng Itbayat sa Batanes at wala na po itong magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa.
Sa may kanlurang bahagi naman po ng Luzon, ay makikita natin partikular na sa may Bataan at Zambales ay mananatiling maulan dulot pa rin ng pag-iral ng hangin habagat na pinalakas ni Bagyong Falcon. Sa nalalabing bahagi naman po ng bansa ay makakaasa ng generally fair weather pero may mga ilang isolated rain showers and thunderstorms. Para naman po sa magiging lagay ng panahon dito sa Batangas, ay makakaranas po tayo ng maulap na kalangitan na may mataas na tsansa ng kalat-kalat na pag-ulan, dulot pa rin po yan mga localized thunderstorm. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 84% tsansa ng pag-ulan. Sa silangang parte ay may 60% tsansa ng pag-ulan, samantalang sa kanlurang parte ng Batangas ay may 98% tsansa ng pag-ulan at sa timog bahagi ay may 40% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabataan na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Miyerkules ay nasa pagitan ng 26 to 30 degrees Celsius. Sa haring araw ay sumikat kaninang 5:40 ng umaga at lulubog mamaya 6:25 ng hapon. Lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam at tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula po dito sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Rantasida, nag-uulat. Magandang umaga po. Ayan, maraming salamat kasamang Raven. At sabi nga ni Raven, huwag natin kakalimutan magdala ng payong. Puro 80%+ chance of rain mamaya. Oo. Ayan, so baka may mga babatiin muna tayo before tayo magpaalam. Siyempre sa ating good vice, Vice Governor, at sa ating Konsehal Aileen. Baka po may mga babatiin kayo. Ayan, oo. Again, sir. Yan. Pasensya na po. Mic test. Ayan. Okay, pasensya na po. At ganyan talaga pag live. Minsan may technical difficulties but ito ay panibagong buwan. Bagong pag-asa, bagong buhay. So, medyo maulan nga po sa labas, sa lansangan, tulad ng binagit ni Sir Vince, ingat po tayo sa ating pagbiyahe. Ayan, Consiala. At syempre, papabatila po natin yung mga bumati kanina sa live. Sina Sir Nonoy Valencia Jr., yung mga nag-comment po dito sa atin sa PIO, Batangas PIO. Maging si Ate Ellen Lentada, si Tricia De La Cruz, at si Bezalie Bautista UC Kung. Ayun. Hello, hello po sa inyong lahat. And of course, ang ating pong pag-extend ang ating pasasalamat sa mga nakasama nating technical committee ngayong araw. Siyempre, narito po si Boss Froilan Salcedo Jr., si Kuya Ian Andal, si Kuya Jun Lindo Naguda, narito rin si Boss Kevin Medrano 3 points. Siyempre, si Auntie Cheryl May Halili, and of course, maraming salamat po, Tito Roger Aguirre. Ayan, siyempre tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating pagbasada ngayong araw muli, August 2, 2023. At yun na nga, nakabati na po tayo. Isang oras na naman po ng pagbiyahe ang natapos ngayong araw ng Miyerkules. Sa ngalan po ni Governor Dodo Mandanas at ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Nang pamunong makadiyos, makakalikasan at makatao, taas noo, tayo'y Batanggenyo. So walang humpay na pagpapala ng Panginoon at sama-sama nating pagkilos sa lahat ng hamon, tayo'y babangon sa pamamagitan ng ating pagkakaisa. Ipapakita ang ating likas na katangian na lakit lagi ang Batangas at ang bawat Batanggenyo magigiting. Muli, ito po ang inyong lingkod, Mark Leviste. At marami pong salamat sa inyong pagsakay sa ating biyahe ngayong araw. Dalangin po namin ang isang ligtas at mapagpalang araw ng Miyerkules sa inyong lahat. Ako naman po si Ninang Aileen Ariola Montalvo. At ako naman po ang inyong lingkod, Vincent Altar. At ang inyong kahuntahat kasinsay tuwing araw ng Miyerkules, Ornel Tabares Jr. kasama ang ating patroller ngayong araw na si Auntie Cheryl May Halili. Kaya naman muli, samahan niyo po ulit kami bukas sa ating pagbiyahe dito lang sa Biyaheng Kapitolyo! Love, love, love! Love, love! Kapitolyo, Kapitolyo!
Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang rich Batangas. Rich Batangas. Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan niyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo.